Maganda nga bang pang-business natin ang no frost na refrigerator? Mabilis nga bang gumawa ito ng yelo? So yan ang ating pag-uusapan ngayon. What's up mga ka-TV? So welcome back na naman dito sa J4TV. So panibagong video, panibagong tutorial at tips na naman ang aking i-share sa inyo. So sa video na ito is magsasagot tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga appliances, no, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So huwag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. So ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Risa Santos. Sabi niya, "Sir, question po, kapag po babago ang ref, di talaga mabilis mag-yelo? Yung ref ko kasi no frost tapos kahit 24 hours na yelo na ginagawa ko may tubig pa din ng konti sa loob. Naka 1 lang po ang timer." So shout out sa iyo Ma'am Risa Santos sa pag-comment dito sa ating YouTube channel. So ang tinatanong ni Ma'am Risa is bakit daw yung ginagawa niyang yelo sa kanyang refrigerator na no frost is umaabot na ng 24 hours pero merong pa ring tubig. So matagal daw ba na magpatigas ng yelo ang kanyang refrigerator? So Ma'am Risa, ang no frost kasi is meron niyang auto defrost, no? So hindi ko nire-recommend sa inyo na gamitin ito pang gawa ng yelo. Dahil ang no frost, di-defrost nga ito ng kusa, no? Araw-araw na nagdi-defrost kasi may defrost timer yan. So pagka halimbawa gumawa ka ng yelo na pangbenta mo, so ang mangyayari kasi is hindi talaga totally natitigas ka agad, hindi siya tulad ng mga direct cooling na refrigerator. So ang no frost kasi is hangin lang, no? So merong motor fan yan na nobiikot dun sa likod ng ating freezer. So yung fan na yon, yun yung nagpapalamig, nagpapa-circulate dun sa ating freezer papunta sa baba. So pagka halimbawa gumawa ka ng yelo dito at ginamit mo itong pangtindahan, so magugulat ka talaga, umaabot nga ng 3 araw o 2 araw pa nga pagka gumawa ka ng yelo. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang no frost is hindi siya tulad ng mga direct cooling na kumakapal yung yelo. So Ma'am Risa, na mas maganda na pagka panggawa mo ng yelo or pang business mo ng yelo is palitan mo na lang ng direct cooling na refrigerator. So kung hindi kayo familiar sa direct cooling na refrigerator, ito yung manual defrosting, no? Ito yung kumakapal yung yelo dun sa ating freezer. So sa no frost kasi hangin lang yung nagpapalamig sa kanya. Kaya pagka halimbawa gumawa tayo ng yelo, no? So umaabot ito ng 24 hours. Kasi pagka 24 hours, nag-automatic na naman na nagdi-defrost. Nabuo sana na yelo dun sa ating refrigerator na no frost, is magdi-defrost na naman siya, kaya mawawala na naman yung lamig at yung tigas ng ating ginawang yelo. So pagka gagawa tayo ng yelo, pang business mo, no? Ang nire-recommend ko lagi sa inyo guys, is bumili kayo ng direct cooling na refrigerator. Huwag kayong bibili ng mga no frost na refrigerator dahil eto nga yung isang problema is hindi siya nakakapagpatigas ng mga yelo na ginagawa natin. Pero pagka halimbawa ilagay mo lang dito mga frozen foods, no? So yun yung bagay sa kanya kasi minai-maintain niya lang yung fresh nung ating frozen foods na nilalagay. Lalong-lalo na sa mga tosino, mga longganisa, mga ganon. So yun naman yung maganda sa mga no frost kasi nga hangin lang yung nagpapalamig sa kanya. Pero pagka gagawa ka ng mga tulad ng yelo, no? So matagal talaga. Wala pong problema dyan Ma'am Risa sa refrigerator nyo. So ang mali lang is no frost lang kasi yung refrigerator nyo. So meron pa siyang tinatanong na number 1 lang daw kasi yung nilalagay niyang timer niya o kaya yung thermostat niya. So wala pong connection dun Ma'am Risa. Ang no frost o kahit naka number 5, naka number 7 yan, hangin lang kasi nagpapalamig kaya mahihirapan niya na patigasin ng mabilis yung ating ice na ginagawa. So ang i-recommend ko na lang sa inyo is gumamit kayo ng upright freezer kung gusto nyo talagang gumawa ng maraming yelo na pang business nyo o kaya yung manual defrosting na
ating direct cooling na 2-door na refrigerator. So ito talaga yung ginagamit sa pangtindahan, pang sari-sari store. Huwag na huwag kayong gagamit ng mga no frost na refrigerator dahil ito nga is hangin lang yung nagpapalamig sa kanya. Ma'am Riza, wala pong problema dyan sa refrigerator nyo. Is mali lang talaga no, sa pinaggawan nyo ng yelo. So ang no frost, hindi siya talaga totally mabilis na magpatigas ng mga yelo na ginagawa natin at ibinebenta natin sa ating tindahan. So mapunta naman tayo sa pangalawa na question dito. Mula ito kay Jenaline Morales. Sabi niya, Kuya, Panasonic inverter no frost po ang ref ko. Okay lang po ba na wala ng ilaw ang ref ko? So, shout out sa iyo, Jenaline. So, ang tinatanong ni Ma'am Jenaline is, meron daw siyang no frost na refrigerator at wala na daw ilaw. So, okay lang daw ba yon? So, okay lang naman. Yun nga lang, pagkahalimbawa nagbukas tayo, hindi natin kaagad makikita yung mga nilalagay natin, lalong-lalo na sa baba ng ating refrigerator. So, kung tanong nyo is, saan ba nakakabili ng mga ilaw? No? So, pwedeng napundi na kasi yung ilaw ni Ma'am Jenaline dun sa kanyang refrigerator. Ano ba yung cost ng pagkapundi ng ating ilaw ng refrigerator? So, isa is yung fluctuation, no? So, halimbawa, taas, baba, naglolokoy lagi yung kuryente natin dun sa ating lugar o kaya sa ating bahay, is pwedeng maka-apekto ito sa mga ilaw o kaya yung LED ng ating refrigerator. So, mas maganda na gamitan nyo na lang ng mga AVR o kaya transformer para hindi ka agad maapektuhan yung mga ilaw ng ating refrigerator. So, mas maganda, Ma'am Jenaline, na pumunta ka na lang dun sa service center ng brand. No? Halimbawa, Panasonic yan. Meron naman service center niyan. Punta ka lang dun at dalhin mo yung model para bumili ka na lang ng bagong bulb o kaya yung ilaw ng inyong refrigerator. So, mas maganda kasi na may ilaw ito para makita natin kaagad yung kukunin natin. Kasi pagka halimbawa walang ilaw, hahanapin pa natin, so madaming lamig yung lalabas at init na papasok, so pwedeng makaisira ito at makakapal ng ating refrigerator ng yelo. So Ma'am Jenaline, punta ka na lang, bili ka na lang. So mura lang naman to, no? Mas maganda na dalhin mo na lang yung model ng inyong refrigerator. So next natin na tanong dito ay mula ito kay Michelle sa Pungan. Sabi niya, Sir, anong number dapat sa thermostat kapag una pa lang nagagamitin at ilang araw? So shout out sa iyo, Ma'am Michelle. So pagkahalimbawa yung refrigerator natin is bago pa lang, no? At brand new pa lang. So mas maganda na naka-high yung thermostat o yung temperature control, no? So number 7 o kaya high, no? So ganun kasi ang pag-break-in ng ating refrigerator. Tapos, huwag muna natin kaagad nakakargahan. Hintayin natin ito ng isang oras o dalawang oras na naka-high yung thermostat. So, pagka malamig na, doon pa lang tayo maglagay nung kailangan nating ilagay sa ating refrigerator. So, ang tinatanong kasi ni Ma'am Michelle is ilang araw daw ba na naka-number 7? So, Ma'am Michelle, pag umabot na ng isa't dalawang oras na naka-high yung thermostat mo, is pwede ka nang magbaba nung temperature mo sa low o kaya sa medium. Depende sa nilagay mo, sa dami ng nilagay mo sa inyong refrigerator. O ang last naman natin na tanong dito ay mula ito kay Jade Gubala. Sabi niya, Hello Idol, panotis po, pwede po bang gamitan yung AVR na pang computer sa ating refrigerator? So shout out sa iyo, Jade Gubala. So ang tinatanong niya is, pwede daw bang gamitan yung kanyang refrigerator na ginagamit niyang AVR dun sa kanyang computer. So, Sir Jade, no, is tignan mo kung ilang voltahe o kaya watts yung ating AVR dun sa ating computer. So, kung heavy duty naman yung AVR mo, so pwede mo namang gamitin ito sa ating refrigerator. Pero pagka mas mababa yung voltahe dun sa ating refrigerator, dun sa ating AVR, so pwedeng masunog ito, no? So, pwedeng mag-cause ng sunog dun sa ating tinatawag na AVR. So, i-check mo na lang, Sir Jade, kung mas mataas yung voltahe dun sa ating refrigerator para hindi masunog yung ating AVR. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa ating video na to. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka once na nag-upload ako ng mga bagong video. So, kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share, i-comment mo na rin yung mga gusto mong itanong about sa inyong mga appliances,
para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So hanggang dito na lang guys, maraming maraming salamat guys sa panonood at pag-support nyo lagi dito sa ating channel. So mag-iingat po tayo palagi. Peace!